Tara nang lumaya sa mundo ng bago. Lumipad sa hanging walang bahid uso. Maglaro sa alon at magpatianod. Namnamin ng dagat ng lubos na lugod. Tara nang langhapin bango ng bulaklak. Maglakad sa hamog na mistulang bulak. Maghawak palad habang nangungusap. Mga mata nating puno sa pangarap. Tara na, lakambining mahal. Huwag nating sayangin, tibok ng orasan. Ating lasapin, yamang kalikasan. Natatanging handog sa atin ng may kapal. Yung kaibahan ng G-Diaries ngayon. We're gonna go into community transformation. Papakita yung bayanihan ng Pinoy at the ground level. Kung ano ang nangyayari if everyone works together sa pundasyon ng pagmamahal. Let's go! G-Diaries Season 2! Ikaw at ako lang keso na kong keso. And the other addition to G-Diaries is G-Squad! We're getting ABS-CBN stars and go sa mga isla, sa probinsya, sa komunidad. Enjoy themselves and invite you all to go there. It's so much fun. Sorsogon! Sorsogon. Dulong lugar sa Luzon. Parte ng Bicol Peninsula, nakaharap sa isla ng Samar, this beautiful, beautiful place, sagana sa yamang dagat na dapat pangalagaan. More than the beauty is the spirit of bayanihan, volunteerism, integrity, pagmamahal, na napatunayan nila na kung aalagaan ng kalikasan sa paraan na may pakinabang ang komunidad na dun nakatira. Wow! Tingnan natin kung ano nangyari sa mga projects natin sa Sorsogon. So ang gusto natin na sana watch all of this para ma-inspire kayo at ma-feel nyo talagang-talaga na pwede pala at kayang-kaya natin. Yung grupo ng Lola Sayong dati, tinatawag kami mga mandirigma. Mga mandirigma dahil yung kain, tulog, lahat, ganyan. Yung parang grupo lang ng tambay. Walang use sa community. Ginagawa namin nun, baon lang ng bigas, saing, tapos maghapon na, surf ng surf. Tapos nakita kami ni Lola Sayong na kumakain na walang masilungan. Sabi siya na, kung gusto nyo, gawa kayo ng pagsilungan nyo dyan. Okay, sige, yun. Natayo namin. Parang hanggang waiting shade lang. Yan, kinukuha kami as tour guides ng province noon. Hanggang sa, yun, na-introduce kami, isa sa akin, kina Ma'am Gina nga, Gina Lopez. Na-introduce kami, ako yung ginaguide sa kanya. Pinapakilala ko sa kanila yung gubat. Wala pa silang gamit. Kaging utang yun. Di, baka may matutoy, yun na isipan. Kaya, kung yun man nga na ako, kaya di makadanon. May nanistorya sinin na Lola Sayong. Halos 1 year, bumalik sila, nag-assess. Medyo okay tapos. After a year, isa ka sila bumalik, pero nakatayo na lahat. Pinakita na rin namin na okay kami, ganito kami, kahit wala pa muna yung mga fund na yan, ang mga tulong na yan. Ganito na kami. Yung parang pinakita namin na, yung pera nyo hindi masasayang. Kasi ganito kami. Nagkaroon lang kami siguro ng pagkakataon. Magandang oportunidad na makatulong sa community na masaya kami sa ginagawa namin, na ganyan. Yung parang nahanap namin kung anong purpose namin. Nagkaroon kami ng direction talaga. Kaya inisip namin kung saan tayo pupunta, anong saan tayo masaya na pwede namin doblehin yung
effort para doon kami mabuhay, i-enhance natin, innovate natin, para dito mismo, makuha natin yung kailangan natin para masustain tong lugar na to. Salamat din kay Mayor Sharon Escoto. At the end of the day, kung yung mayor magaling, talagang uunlad ang project. It's a very good partnership between the LGU, the NGO, the community. Thank you, Mayor Sharon Rose Escoto. Galing mo talaga. We helped them a little and they bloomed it many times over. The key is the person. The key is the partner. If you find a partner that can do something efficiently and genuinely, then you have a partner. That's gold. I feel I have found that in the people of Gubat. We'll help them bloom it even further with the next barangay. That has its own charm, who they are. And I wanna let you know na yung G-Squad, wow, yung G-Squad na pupunta dyan, na is gonna showcase the beauty of Sorsogon, is none other than Elma Magalona and Janela Salvador. I totally love them. They went there with their hearts, so we're gonna join hearts because it is only by joining hearts that our country will see a brighter future. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Sorsogon. Banat! Magandang umaga! Hi! 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 Hi. Welcome! Hi. Welcome to G-Diaries. We're here at Lola Sayong, yes, Echo Surf Camp. And it's Janela's birthday. Oh! So with the help of my little helpers here, we're going to sing her happy birthday. Wow. Okay lang ba kids? Tulungan niyo ako? Yes! Okay! 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Thank you. Thank you so much. Ngayon, nandito tayo sa kusina ni Lola Sayong. At kasama natin ngayon ang head chef ng kusina ni Lola Sayong. Kuya, ano pong pangalan niyo? Emil. Emil! Nice Emil. To meet you. Nice to meet you po. Ako po pala si Edward Emil Eugerio, na taga dito sa Gubat. At saka yung tinapos ko, criminology. Ang layo, di ba? Nung pumunta ako ng Manila, yung nakita ko yung isang restaurant din na, no, nag-apply ako doon. Waiter ako, waiter. Tapos naging bartender. Nag-vacation ako dito 2 months, ay 2 weeks, tapos yun, nakita ko yung, na-miss ko yung dating ginagawa kasi magpipinsan lahat eh. Pababata talaga, simula pang maliit hanggang sa paglaki. Pagbalik ko ng Manila, parang di ko maalis sa isip ko yung dito. Kailangan ko na bang bumalik o ano, kailangan ko na bang mag-resign, ano. Yun, nag-resign ako, tapos nung balik ako dito. Tapos si Noli naman, tulungan na ulit tayo, pasaibo na ulit tayo. Ikaw yung Mil, ikaw Nico. Gawa kayo ng menu, gawa kayo ng ano, para ma-accommodate natin yung tao, hindi nalalabas punta ng Gubat para kumain, na mayroon tayong pagkain dito sa Gubat, sa Lola Sayong. Kasi lahat naman kami talaga, ano, nahilig magluto. May narinig akong special dish ninyo dito sa kusina ninyo eh. Smoked fish from hell dish. Nakatatak na talaga to sa amin, pero bagyong, doon na, yung pagkain lang yan, sardinas, tinapa, itlog, mga ganun lang. Si amin naman ni Nico, gawa kaya tayo ng ibang ano din ng ano, tinapa. Tapos yun, hinimay-himay. Tapos nilagyan ng gata. Nung pagtigil na, masarap to ah. Masarap. Yung pagkain na sinaserve niyo dito, galing din dito yung yes, pagkain po. Kasi yung mga ano naman, yung halos ginawa namin, mga malapit, mga isda, para hindi na sila pumunta ng palengke para ibenta. Dito na sila pupunta. At least sa amin naman, mas ano pa sa amin, na fresh talaga. Yung mga guests na ano, Kuya, may gulay ba kayo dito? Insalada lang po, kung magustuhan nyo. Hanggang sa nagustuhan nyo, kaya hindi namin naalis yung vegan grass din. Si Ma'am Gina din yung pinakaan niya. Nagsimula kung bakit nalabas namin niya. Kailangan merong gulay, hindi mo wala ng gulay. Ano bang masarap gawin pag nasa beachside ka? Eh, di kumain. So, si Janela pa naman, sobrang hilig niyan kumain. So, we served a little bit of the specialty ng Lola Sayong Surf Camp. Over here.
Ang konti, di ba? Now, let's try it. Danella, let's try it. Healthy, so it's red rice. Ayaw mo ata kumain, hindi na kita hihintayin. Mag-ingat ka, ha? Spicy yan. Cheers. It's so fresh. I really want me and Janella to have a deeper and a more understanding relationship by the end of this trip. So I'm really, really, really hoping that she likes this birthday bash that we made for her. We want to inspire other Filipinos to become good, to be successful also. Yung G-Diaries na project ng ABS-CBN para mapahiwatig na pwedeng maging successful yung mga iba-ibang bayan sa Pilipinas. Now what we want to do is show community transformation. Ang message na gusto natin sabihin sa G-Diaries is pwede pala, kayang-kaya na. Ang biyahe natin para sa kalikasan, pinusuan sa Gandingan Awards 2018. Kinilala ang G-Diaries bilang Most Development-Oriented Environment Program. Thank you for the love, kapamilya! Nagsimula kami sa isang community na din. Mga tinatawag namin childhood friends, kumbaga. Before pa noon, may mga seniority na din kami na medyo okay din yung patakbo ng grupo. Yung parang tinitingala din namin na kung saan nagvo-volunteer din sila. Tsaka niyayaya kami sa mga pagpintura ng mga sidewalks, ganyan. Para magkaroon ng acceptance lang sa community. Ngayon, nakita namin si Lola Sayong. Ito nga. Parang hindi naman ginagamit yung lupa. Tsaka medyo kakilala na rin kasi isang maliit na komunidad lang. In-approach namin kung pwede magamit yung lupa para mabantayan at hindi manakaw yung mga kuprang aanihin nila. Oo naman kaagad yung ano nila eh. Tumaya muna kami, mga volunteer, ganyan. Oras, yung iba nagambag-ambagan, yan sa kubo. May yung mga barkada, yung mga nauna. Karamihan sa kanila wala dito eh. Nasa Manila nagtatrabaho. Kumbaga, binigyan lang nila ng pagkakataon yung mga friends namin na nandito. Parang sabay-sabay tayo na uunlad. Abang nagtatrabaho kayo doon, magkakatrabaho kayo dito, hindi kayo tambay. Para magkaroon kayo ng kabuhayan, ganyan. Start natin sa ganito. Ganyan. Isang kubo hanggang sa yun. Grabe, nabusog ito. Oo din, sobra. Oh! Ano yan? Gusto mo magkape, hon? After natin kumain, I think bagay naman pumunta tayo dito. I think bagay nga. Yeah. So why don't we get to know Kuya Noli, ang nagtitinda dito let's sa kape, hon? Kuya Noli, hello po. Hello. Ay, pwede ko bang pumasok? Pumasok na kayo. Hello, nice to meet you. Ayan. Nice to meet you too. Ngayon, ano yung inspiration ninyo kung bakit nagtayo kayo ng ganito? Una-una, parang ma-share namin yung experience namin nung kabataan namin. Na kung saan, bihira yung gadget, bihira yung TV. Yeah. Or kami lang nandun sa palaruan. Kaya kung makikita mo, basic na concept namin, yung basic talaga, basic convenience. Na gusto namin ma-i-impart na kayong responsible tourism. Yung kantin namin, halos yung dahon, yung plate lang, ng simpleng na plate doon, malaking tulong na yun sa komunidad ng mga nanay. Kasi 1 pesos per plate yung kuha namin. Tsaka itong mga bamboo, mga ganito, mga bamboo. Kaya yung mga bamboo yung ginagamit namin, hindi semento. Unang-una, mortal sin sa eco-tourism. Pangalawa, mas maganda to kasi halos taon-taon. Di ba pag nasira, bibili.
O, kikita sila. Yung sa transportasyon, yung mga side trips na ginagawa namin minsan, di ba, may ikot, kukuha kami sa kanila doon sila nag-side trip. Yung mga eco-youth, minsan, di ba, yung mga plastics na ginugunting nila, yung ginagawang pillows, yan, binibili din namin. Nagsimula po ito nung nakita po kami ni Ate Joy na nagbibingo lang doon sa parting sa may amin lang. Inanyayahan niya po kami na sumali po sa ginagawa niyang grupo na kung saan Eco Club pa lang yung pangalan noon. Gusto ko gawin kung ano talaga yung totoo. Alam kong magbibigay talaga ng totoong impact sa tao. Na-realize natin anong potential natin meron. We can all be a spark to everyone. Ano ba yung aakma na proyekto? Kasi nung naabutan ko, ang Lola Sayong naman po eh, tumatayo naman po at mataas na rin po ang antas ng kamalayan ng grupo. So, alam ko, magiging katulong ko sila para ipalaganap yung spark na yon sa iba pang komunidad. At hindi nga ho ako nagkamali. Nung iniisip ko, maganda yata meron naman para sa mga bata. Sabi ni Ate Joy, imbis na maglaro lang ng bingo, may fun and enjoyment na kami, may learnings pa kami na matututunan. Yung vision namin noon, parang gusto namin maipakita na may interaction yung human sa environment. Gusto namin maipakita na hindi lang tayo aasa sa kung ano ang kayang ibigay sa atin ng kalikasan, kundi kung ano ang kaya nating gawin para sa ating kalikasan. Ako hinahangad ko po na makita ko itong mga batang pagdating ng panahon na lumalaki silang may kamalayan sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa kalikasan. Ako po si Juan Palmapura, yung magulang na mga bata na ang member ng ano ng Eco Youth Club na yung unang nag-ano lang ng basura na namumulot ng mga plastic na ito nga ginagawa na naming produkto na unan. Ito po ang nagagawa ng mga plastic. Sa mga magulang, na sana marami pa kayong ma-encourage na mga magulang na magagawa nito para makatulong naman tayo sa kalikasan natin, sa paligid natin, para mabawasan yung mga maraming basura talaga. At doon kami na encourage ang mga batang ito na talagang nagpursigian mga magulang na mga bata pa lang ito marunong na sa pag-alaga ng kalikasan. What if pa mga magulang, di ba? Ito po yung president ng batang na mamulot ng basura. Ito yung makulit na aming mayor na si Ali. Ako po si Ali, gusto ko po mag-mayor. Kasi papalinisin ko po yung mga ilog, mga dagat. Nakita rin nila na maganda rin siguro ang lugar nila. Na-appreciate nila yon. Kasi minsan nandyan na sila lumaki, di ba? Yung comparison sa iba, akala nila hindi ganun kaganda yung lugar, yung pala nasa paraiso na sila. So nakita nila yon. Yan, ito nga, di ba, dahil sabi namin responsible tourism. Dyan, ito yung ginawa namin. Every morning kasi nangongolekta kami ng mga basura dyan sa ano. Kaya ang story nito, ito yung exterior, yung pang ano. Flag ba yan? Apo, yan. Parang flag, no? So dahon siya, no? Dahon ng nyog. Yung ginawa namin kasi marami. Tsaka yung pagpack namin ng sugar, ginawa namin pack, yung banana leaves. Lahat po yan natutunaw. Ito, yeah, recycled talaga. Lahat, opo, lahat biodegradable. At galing. Kasi nakita namin sa shore, pinakamaraming nakukulekta namin yung steel, yung red na steel, yung plastic. Halos marami dyan, kasabay ng mga cotton buds na plastic din. Kaya kung bibili kayo ng cotton buds yung kahoya, yung kaka yung ano. Dito mo talaga makikita na gagamitin mo yung binigay ng Diyos na ito. Yes. Best na gamitin natin siya in different ways. Mm. Galing. Yes. So, Jaya, how are you enjoying this trip right now? I am super loving the whole vibe of this trip. Sobrang ganda dito. How about the beach? Sobrang peaceful. Yeah? Peaceful? How about when we go surfing tomorrow? Peaceful pa rin? Ayun lang. Huh? First time ko.
Ready ka na ba? Ready yes? na! Yes! Ready na! You Ngayon said na. It! You said, oy! Di pa! Bukas pa! O, tignan natin kung makakatayo ako sa surfer. Yeah, but for now, let's bring her somewhere else na special din naman. Yes, let's go! Let's go! Ah! Wait! Yeah! Pesos mo. Nice. Di mo ba alam na ikay na huhulog na sa isip mo kayo na pero di pa pala huwag kang assuming pagka wala lang talaga. Alam mong kaibigan lang naman. Now we're on the road. Yes. We just finished eating. Kakatapos na namin mag-visit sa Lola Sayong surf camp. And now, we can't wait to go to our next destination, which is in Buhatan. Buhatan River. River. Mm-hmm. And there's a river cruise there. Yeah, we're gonna do the cruise. Yes. Thank you. We just got here and to Buhatan River. Yes. And follow us. Pupunta na kami ngayon sa cruise. Yes. This river actually has an amazing story. Hi, Ate Mina. Hi, hello. Welcome. Welcome po sa Buhatan River Eco Adventure. Maraming salamat po. Welcome. Napakaganda talaga dito. Ay, opo, opo. Yes. And parang talagang amazing siyang, you know, experience para sa mga tourists dito. Gaano nakatagal na nag-build nitong river cruise? Nag-start po kami ng 2014, pero palagi pong nadadown. Kumbaga, hindi na didiretso kasi wala po kaming funding kahit anong gawin namin. Pero nung 2015, nagkaroon ng plano ang Sorsogon City na magkaroon ng fluvial dito. When I decided to come here, Gina Lopez was our guest. And I said, Ma'am Gina, let's go and see the Buhatan River. So we made a cruise because it was a Pili Festival affair here. She really committed immediately that I will help you. You have to organize the barangay. Tell them that it is a community-based tourism, that the one who will benefit from this is them, as long as they'll be the one to be working. And in your end, you try to facilitate all the things that is needed in empowering them. So I asked the Department of Tourism to guide them. Napakaganda na talaga, ma'am, ng paligid. Kumbaga, eto, kung anong nakikita natin ngayon, ganun din noon. Kaya lang, makikita natin talaga yung basura. Una po namin ginawa, naglibot po kami ng buong barangay ng Buhatan. Doon po namin sinimula na kausap lahat ng community. Meron po kami siyam na barang na purok dito sa Buhatan. Sinabi ko nga kay Cap Edwin na mag-clean up drive, hindi lang po sa barangay namin. So ang ginawa naman namin, kung alam namin kung saan ang gagaling yung basura, pinupuntahan po namin yung barangay na yon at nag-o-offer po kami ng clean up drive. Kaya nakita din namin na magandang epekto din po yun kasi yung paglilinis namin sa ibang barangay, naglinis na din po sila. Sa 2 years po na nag-operate po yung river crossing na to, more than 15,000 mangrove na po yung naitanim. So dito kami, ma'am, nabubuhay sa paligid na to, kailangan din namin alagaan. Grabe, nakakatuwa isipin na talagang nagtulungan yung mga tao. Talagang yeah. Maraming gustong tumulong para mapaganda yung place talaga yung po. Yung community mismo. Ang daming hirap, kumbaga, nandito yung mga bangkero namin, talagang nagtatrabaho sila, yung cook namin na sasabihin, Ate Mina, ano bang kakainin natin? Bahala ka na, mangutang ka muna, pero hindi naman kami nakakasiguro kung saan naman kami kukuha ng pambayad. Kung sino may meron, kahit pambili lang ng kape, pambili ng 10-20 pesos na tinapay, maka-snack lang. Kasi syempre, mabigat po yung trabaho ng mga bangkero. Kung gumilid man ang luha ko, hindi na po yung kalungkutan, kasayahan na
Kumbaga, super saya na po ako ngayon kasi kahit papano mangutang man kami ngayon, alam namin kung saan kami kukuha ng pambayad kasi nag-i-income na po itong project namin. Oh, nakita niyo? Sa pagtutulungan at pagmamahalan, naitayo ang River Cruise. Wow, galing talaga, no? May pakinabang ang komunidad. Galing talaga. Cooperative nga pala namin, samahan ng apat na, kumbaga pinagsama-sama namin ang lahat. Yung kababaihan, sila ang cook. Yung mga magsasaka naman, sila naman ang in-encourage namin na magtanim ng maraming gulay, maraming pwedeng lutuin sa resto. Yung mga mangingisda naman, sila yung mga boatman namin. Sila yung mga bangkero, lahat-lahat na. Sila ang taga-ayos kung ano man may sira doon sa resto, may sira dito. Kumbaga tulong-tulong. Ang tawag po niyan dito sa amin ay bayanihan. Pagtulong-tulong namin dito sa paggawa ng resto, hanggang gabi, gumagamit kami ng flashlight para mabulang itong kooperatiba namin. By 2016 po, nung nag-audit na po kami, nag-earn na po kami ng 1.1 million gross income. Nakikita naman talaga namin na ngayong 2017, hindi pa tapos yung audit namin pero nasa 2+ na kami na gross income. Kung hindi siguro sa pagkakaisa or pagmamahala ng isang barangay, hindi mabubuo itong cooperative na to. Wow, yung Bahatan River Cruise. Galing talaga. Ang ganda na ng tanawin. Tapos pwede pa mag-experience ng mga snacks, ng pili, lemongrass iced tea, may massage pa. Tapos makakita pa yung birds. Exciting talaga. At sobrang peaceful. Wow. This is the Philippines. So since this is my girl's pampering day, she's going to try the massaging service here. I'm going to try it too. This is the perfect time to say talaga, this is the life. Nagkaroon po ng pagkakataon na nagpa-training po si Ma'am Gina Lopez ng massage. At doon po ay napag-alaman ko na meron pala akong kakayahan na mag-massage. And then hanggang po sa kasalukuyan, hanggang ngayon po ay sa tuwing may guest po kami habang nilalayag po, lagi ko pong nagagawa na habang nag-river cruise, minsan nakaupo lang siya and then minamassage ko po. Galing, no? So ibig sabihin, the floating restaurant is really made for the cruise. The ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation, the Bantay Kalikasan, has provided the materials para dito sa ating steel restaurant. Nagkaroon tayo ng solar panel na kung saan ito ngayon yung ginagamit natin para magkaroon ng electricity dito sa ating restaurant. Itong restaurant natin is being powered by the solar energy of around 2 kilowatts yung na-produce na electricity and very friendly siya with the environment since solar energy nga. And nagpapasalamat tayo with the pass it forward sa tulong ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation dahil sa ngayon, nabigyan natin ng solusyon yung problema natin na walang electricity dito sa ating restaurant. Okay, so, ngayon, nandito na kami sa floating restaurant. Hi guys, we're back. Yes, and now, nahamoy ko na. Nahamoy ko na yung sobrang sarap na pagkain dito. Siguro doon mo masarap yung pagkain, ha? Okay, bye-bye. Ano bang dish ang lulutuin natin, Ate Anna? Halabas lang po, nahi. It's time to cook! Ate Anna, ready ka na ba? Ready na daw siya! We want to inspire other Filipinos to become good, to be successful also. Yung G-Diaries na project ng ABS-CBN para mapahiwatig na pwedeng maging successful yung mga iba-ibang bayan sa Pilipinas. Now what we want to do is show community transformation. Ang message na gusto natin sabihin sa G-Diaries is pwede pala, kaya natin.
ginalingan sa gandingan. Kinilala ang programang Kapamilya Connect bilang most development-oriented radio magazine program sa nagdaang Gandingan Awards 2018 ng UP Community Broadcaster Society. Napakatamis po na nagagawa ito para sa aming ikalimang taon. Sa ngalan po ng ABS-CBN, ang aming mga host na si G. Castaneda at si Susana Pan, maraming salamat sa gandingan. Karangalan po namin ang maglingkod at patuloy pa rin maging tulay upang pag-ugnayin ang bawat kapamilya. Maraming salamat po! Okay, so, Nayon, nandito na kami sa floating restaurant. Hi guys, we're back. Yes, and now... Nahaamoy ko na. Nahaamoy ko na yung sobrang sarap na pagkain dito. But, I can't wait to eat again. Bago tayo kumain dito, kailangan mo munang makilala yung mga magagandang babae na nagpe-prepare dito sa floating restaurant. Wow, okay. Makikilala ko at sila. At ako naman, makasama ko muna yung mga mangingisda. Mangingisda ka? Yes! Wow. Ready. I'm gonna get ready for lulutuin natin yung mga fish. Yes. So, ibig sabihin... Actually, hindi ko kaya mangingisda. Ako na lang gagawa nun. Siguro doon mo masarap yung pagkain, ha? Okay, bye-bye! Bye-bye! Si Anna, pwede po ba kayong magkwento ng konting story about kung paano nagsimula to, yung floating restaurant? Isa to po dati, parang sama ng mga kababaihan. Ginawa namin cooperative kasi para dumami, para lumago. Hello po, ako po si Ate Anna kung tawagin nila, pero Annalisa Labayan to yung pangalan ko. Ako po yung isang cook. Ito po si Ate Nancy Diliosa, siya po ang parang assistant. Tapos ito naman si Ate Carmila, taga-ayos sa labas. Si Ate Polaras, taga-hugas. Noong ano, kami po ay kaunti pa lang. Ngayon, mga workers namin, wala namang sahod, kailangan namin pakainin. Isang grupo nga kami, pero may mga pamilya din. Kahit na nagtatrabaho, syempre, hahanapin may pagkain ba yung pang anroon. Wala kaming kita eh. Sabi na ng ano namin, ng cook, sana naman tayo kukuha ng ano. O sige, punta ka sa tindahan, mangutang ka muna doon at mamaya pag may maglayag, babayaran natin. O. Naalala ko pa ma'am noon na ang una namin talagang pinaka, yung tuwang-tuwa talaga kami na sumakay dito yung CSB, yung mga estudyante na isang bus. Eh ang problema namin ma'am, wala pa kami, may restaurant nga kami. Wala pa naman kami mga gamit. Tapos sabi ko, saan naman tayo kukuha ng pagkain ng mga taong... Yung guest namin, saan naman namin kukunin yung ipapakain sa kanila? Wala nga kaming pera. Meron kaming bangka, meron kaming sasakyan, meron kaming resto, pero wala talaga kaming pera. So napagkasunduan po namin, ma'am, na mangutang muna kami ng pera doon sa isang kasamahan namin. Eh, siyempre si mami, mami ng lahat. O anong problema? Pera! O hayaan nyo, gagawa tayo ng paraan. Ay, nung dumating yung time na nandyan na yung guest namin na from Manila, mga estudyante, ma'am, yun ang ano, St. Benil. Tuwang-tuwa na kami kaya. Malaking tulong po ito sa amin. Kasi kahit konti ang delisya namin, noon wala kaming kita, ngayon meron na kaming kita. Kahit paano, tulong na rin yun sa amin. Noon nung wala kaming kita, kaaway ng asawa. Kasi uuwi, walang kita eh. Tapos wala sa bahay, pero ngayon okay na rin. Malaking tulong ito sa aming pamilya. So ano ba yung secret para mapasarap niyo yung pagkain na sinaserve niyo? Para sa akin po, ano, love. Kasi pag love mo pagluluto, kahit na anong ano, no, kaya mong pasarapin niyo. Totoo yan. Totoo yan. Love can do miracles. Ano bang dish ang lulutuin natin, Ate Anna? Halabas lang po, Nay. It's time to cook! Ate Anna, ready ka na ba? Ready na daw siya! Sukal. Papuluan. Abangan niyo mamaya ang luto ko. At kung masasarapan si Amo, ibig sabihin pwede na ako mag-chef. Actually, ito kasama ko ngayon ni Kuya Ramil. Kasi usually, dito sa floating restaurant, siya yung taga-asikaso ng mga paghuli ng pagkain nila dito. Ayan. Kuya Ramil, kumusta? Ayos naman. Ayos. May mahuhuli ba tayo ngayon? Sana, mayroon. Sana! Itong pain natin dito ay nyok. So minsan ganyan-ganyan lang, nakatambay ka lang. Oo. Oh, hindi ka na dapat nakailalim dyan.
Ayan. Pwede na daw yung shrimp. So, we can now save Ninang Mai, our special creation. Okay. And then, sayang naman yung sauce niya. Lagyan natin. So, ta-da! This is my special creation with the help of Ate Anna. Ate Anna, thank you so much sa pagturo sa akin kung paano magluto ng shrimp. Ay, wala pa rin. Ayaw magsilabas. So, Kuya Ramil, kwento ka naman sa akin tungkol sa buhay mo dito sa buhatan. Ang umpisa na ginawa namin to, talagang mahirap. Kasi pagpatayo lang ng ano na yan, oh, yung anahaw, hirap na mahirap talaga. Kasi hindi ka pwede makatayo niya pag walang tubig. Oo. Kasi lalim ng putik dyan eh. Oo, talaga. Ito po ang paggawa nitong kubo. Hindi po ito biro-biro. Kasi po sa pagbaon pa lang namin ng mga anahaw, ng haligi nito po ay sabihin natin sobrang hirap po. Kasi ang kuwan po dito, ang putik ay mahigit po isang tao ang lalim po. Ang paghakot namin ng materialis dito ay sobrang layo po. Kahit medyo nabibitin sa budget, nabibitin sa pang-araw-araw, sa pagtutulungan, naiangat din ng konti. Kung kaya't sa pagpuporsige ng lahat, sa pagtutulungan, matyaga naming nasubaybayan kung paano ito may angat na turismo. This is one of the most beautiful moments of my life. No, Elmo. Actually, the most beautiful moment is actually the next part. Huh? What? Oh my God. Are you talking about eating again? Yes. Yes, we're about to eat again. When we get back from here, we're gonna eat again. This girl. Always about eating. Wait, pero ako yung nagluto ng shrimp part of it. So you guys have to taste my cooking. And I'm sure masasarap na. So, niluto ko to para kay Elmo. It's hipon alla Janella, aka hiponella. So, hindi nakakatawa. Let's see if magugustuhan niya yung hiponella and the other dishes that the other girls prepared. But I'm sure magugustuhan. So, let's do this! Is that what I think it is? It's the shrimp you made! Yes! No? I can't wait to eat it. Thank you very much. Yeah, matching with our pandan rice. Anong titik man mo? I don't know. Ang dami. Shut up. Ben, kakamayin ko na. Okay? Handa ka na bang makatikim ng lang? Wow. Kung kaninang hapon, kumain kami ng dish from hell, ngayon daw from langit naman daw yung shrimp na to. Best of both. There. Ready? One, two, three. Here we go. It's actually pretty good. I'm lying, it tastes good. The shrimp also tastes good. Tsaka huwag kayong magulat kung gano'n ako kumain. Yes. Ang pagkain po namin dito, mga native lang. Ano, gulay na galing din dito. Tsaka isda. Yung shrimp galing din dito sa amin. Pero pag may nag-request na kung anong gusto namin, no, iluluto namin para masaya din yung guest namin. Okay guys, at dahil hindi pa ako nabubusog at ginanahan ako sa mga goodies na nandito, papakita ko sa inyo yung iba't ibang binibenta nila here. Like, ito, meron silang taro chips. Uh-huh. Tapos, meron pa silang, ano ba to? Kamote. And this is, ito pa, meron ito pa, yan. Coconut wine. Wow, hindi ko pa ito natikman. Sana matikman ko din. And last but not the least, ito yung pinaka-specialty daw nila dito. Siyempre, sagana sila sa pili nuts. So, ta-da! They made their own twist sa pili nuts nila. Nilagyan nila ng, ano to, pineapple,
and pili, tapos may sugar daw siya. So, sweetened siya. Dessert siya. Sweetened? Yes. Wait lang. Sweetened ba talaga yan? Ano? Baka naman mas sweet pa ako dyan. Hindi. Ako yung mas sweet. You be the judge. Check mo kung mas sweet sa akin. O, tingnan natin. Tingnan natin. Mmm! Kasing sweet mo. Kasing sweet. Pwede. So, hi again, guys! So, right now, andito kami sa River Cruise ulit. Mm-hmm. At kaya sobrang dilim dahil nag-aabang kami ngayon ng Fireflies! So, pag nakakita kami ng fireflies, syempre, kailangan namin patayin yung ilaw para makita natin. So, papatayin namin yun. Dapat daw, mag-clap kami para lumabas yung fireflies. Oh. Try natin, Jaya. Clap is, nage-echo yung meron clap dun, ko. Gusto nila kasi ng palaksakan. Yes. Oh my gosh. Ganda ang dami. Ayan. You know when you're in, ano, in a science museum, yeah, may mga stars like na gano'n. Para tayo nasa, yeah, planetarium. And they're right up above us. That's yeah. So nice. Hindi mo na alam kung fireflies or stars. Oh my gosh. Okay, that's bright. That's too bright. Okay. So for tonight, we just experienced a whole lot of stargazing and a whole lot of firefly viewing. Yes, that's right. Kamusta? It was really beautiful, but now, honestly, bulag pa rin ako. Dahil sa ilaw ngayon. Hindi ka kasanay. Okay, so tonight, we saw fireflies. Now, tomorrow, let's see if mermaids can swim and surf. And see, because I can't see anything right now. Yeah. Good night, everyone. Good night, everyone. Guys, ito na. Very, very rare moment. Lumabas lang siya dahil nandito kami. Makikilala na natin the legend, Lola Sayong. Hello po, Lola Sayong. Kamusta po kayo? Mabuti na. Mabuti naman po. The store is absolutely committed to health, so we will give things only which are good for you, which means we will not sell anything with any chemicals or preservatives or anything whatsoever which are not good for you. 100% of the profits of G-Stuff will go to the communities we are helping. The healthy, compassionate you is gonna totally love G. Ito yung replanting activity na nilance ng MWSS Administrator, yung tinatawag natin Million Tree Challenge, kung saan tayo ay nag-pledge ng 140,000 seedlings. Na isa sa katuparan namin, yung isang core values ng DepEd, which is pagiging makakalikasan. Yung tinanim natin na puno, hopefully, bumunga siya ng kasing tayog na mga pinangarap natin para sa ating environment. Inihikayat po kayo na magtanim pa ng maraming puno. Every Filipino, an earth warrior. Good morning, guys! And now we're back here at Lola Sayong's Eco Surf Camp. Good morning, Jaya. Good morning. Tulog pa. Tulog pa? Yes. You know what? I have something to make you wake up. Oh. Yung famous Arroz Coffee. Wow. Source ago. Can't have wait. Some with me. Ito na yon. Yes. I really hope this wakes me up. Good morning to you. Good morning. Guys, ito na. Very, very rare moment. Lumabas lang siya dahil nandito kami. Makikilala na natin the legend, Lola Sayong. Hello po, Lola Sayong. Bakit niyo po naisipang simulan itong Lola Sayong Surf Camp? Hindi ako ang nagplano dito. Sinuli at saka ang anak ko. Ah. Sinuli. Apo ko yung sinuli. Ah, okay. Ah. Apo ko pala. Maraming salamat po dahil yun, nakilala namin kayo. Opo, tsaka nagpapasalamat kami sa inyo dahil sa inyo nagsimula itong Lola Sayong Surf Camp. Yes. At
nagpapasalamat na lang sa inyo. Pag-minisita kami ninyo. Ay, wow. Lola Sayong, magsusurf din po ba kayo mamaya? Magsusurf? Hindi ko na kaya. Biro lang po, biro lang. Wow! Ano lang po, 93 na ako. O, di ba, matanda na. Ang kaya ko lang ang pag-ulis. Doon sa bakura namin, yun lang ang kaya ko. Ang pag-surfing, di ko na kaya. Nagulat kami pag-akit namin kanina. Andiyan na siya, nakaupo na siya. Tapos, grabe, sa totoo lang na starstruck kami ni Elmo sa kanya. Bago tayo mag-surfing, siyempre kailangan muna natin tulungan yung community natin dito sa Sorsogon. So every morning, bago mag-surfing, nagpupulot sila dito ng basura para mas maging malinis for the guests. Ngayon, kasama natin si Emil again at si Kuya Nico naman para tulungan tayo. Ngayon, Kuya Emil. Ngayon yung ano, yung araw-araw ginagawa namin kasi nung bawa mag-surf na kami, ito yung kwentang ano namin, warm-up. Warm-up na. Warm-up. So since Janela ngayon nag-yoga, tayo ito yung pang-warm-up na. Stretching na rin yan. Okay, so we're done having our coffee and hopefully mamaya-maya magising na ako. Pero para mas lalo pa ako magising, andito kami ngayon para maturuan ako mag-yoga. And Miss Julie right here will teach me how to do yoga. We always come back here because we love this place and we love the people here. We love what they do and how they manage this place. We are French and it's the fourth time we come in the Philippines. We met Lola Sayang and this crew are just amazing. Everything they do in the camp, the way to work, the way to teach the children about the surf and also the environment. It's our goal, try to help the community. We already brought a surf material this year with an association. This association collects surf materials from donators or from surf shops, and then they give it to communities which have not a lot of materials to surf. Here, what makes the difference is that it's not so crowded compared to other places. There is just what we need, a little hut, simple and life. Good food, because they cook really well also, yes. And surf. And the surf also makes the difference. May mga bata na doon, no? Nasimulan na ako. Bago pa ako nagsimula, nagpupunot pa sila ng basura. So, ibig sabihin, sanay na sila sa ganitong lifestyle. Yeah. Hello, mga bata. Nagpupunot talaga kayo ng basura dito lagi? Bakit kayo tumutulong sa pagpulot ng basura dito sa beach? Punuin natin yan. Marami na tayo nakuha ng basura. Good job, boys! Hey! Good job. Thank you. Ayun! Pwede na kami mag-surf! Ito na ang pinaka-hinihintay natin buong trip. Magsusurf ka. Ha? Magsusurf ba ako? Ewan ko sa'yo. Oo, magsusurf na ako. Magsusurf na kami. Oh my God. Now we'll see if kakayanin talaga ng isang mermaid magsurf. Instruct muna nila kami kung paano magsurf dito sa Lola Sayang. Yes. Sige, paturo na, kuya. Sige, patuturo si Ata at si KJ. Okay, yes. Sige. Ako po si JJ Eva, instructor po ng surfing. Yung bago po itong tayo itong Lola Sayong, may grupo na po kami. Yung mga una po na nag-surf, sila Kuya Nerchan, sila Kuya Noli, hanggang sa tinuruan po kami.
As same time, sunog po kasi yung karinderya po ng tatay ko. Sinabihan ako na dito na lang, kahit dito na lang po mag-aaral kasi po, hirap din po kasi kami. Nag-aaral ako tapos nagsisurf kasi kumbaga inano sa akin yung high school no surf. Ano po kami tatlo? Ako si John Mel tapos si Ata. Kami po yung napili na scholar. Malaking tulong yung pagpapa-scholar sa akin kasi bibihira po ang nagbigyan ng pagkakataon na makatapos ng pag-aaral. Sa pagiging instructor ko po ng surfing, kumikita din po. Kasi po sa yung bayad po dito, 350 per hour. Kung marami yung nagpapaturo, nakakapagturo ako ng mga sa isang araw, dalawa o tatlo. Ang nakukuha ko, halimbawa, 300 sa isang araw, yung binibigay ko sa magulang ko, 200, tapos 100 sa akin para pang gasto sa school. Sa mga gusto pong mag-surf, yung pinakauna po, dapat po nag-aaral. Kasi may rules po kami dito na no sir, no school, no sir. Magsa-surfing na kami sa Sorsogon! Yeah! Let's go! Let's do that! Hey. Yeah, today is not a easy day to learn how to surf because we have strong wave and even in the shore, the waves are strong and a bit bigger. And so it's difficult to have a nice balance, and I guess it's difficult for them to learn. Oh my gosh, first time ko mag-surf, sobrang saya. Kahit ilang beses ako nahulog, grabe yung feeling, yung parang ang free. Alam mo yun? Parang basta ang sarap ng feeling. Sana ma-experience yung lahat mag-surf. And sana dito kasi talagang tuturuan ka nila kung paano. Tapos ang ganda ng waves dito, yung beach dito, sobrang hindi malalim yung sand. Ang ganda, lalo na pang starters din. Ngayon, I think it's time to relax. Siyempre, dahil kasama natin dito ang mga boys from Sorsogon, makikijam sa atin. Sila sa atin, please welcome Boy Band PH! Boy Band SO! Jabin po. Jabin. Apo. Jabin. Ah, nagasama. Nagagubat. Okay. Sigaw mo na. Ako po si Ata. Ata, yes. Okay. Nga pala po si Dem. Dem? Si Tabo po. Okay. Selvin. Anton. Anton. Van. Relax na. Okay. Yung mga senior ng group. Ay, the joke. Mga buya ng group natin. Noli. Yeah, Noli. Of course, Emil. Emil. Okay. At si? JP. Yeah, JP. Okay. Nakaka-inspire the whole story about Lola Sayo and yung surf camp nila dito because it's all made by them and it's all for them also. So parang it started from scratch pero nakita mo yung drive nila and yung passion nila para mapaganda yung lugar nila kasi if you just think about it, tayo mga
kung saan tayo nakatira, syempre dapat tayo rin nag-aalaga dun sa place na yun eh. Kasi kapag mahal mo ang isang bagay, parang gusto mong alagaan ito. So, nakita ko how much they love this place, how much it is very dear to them. Ayun, sobrang hardworking din nila. Kasi importante talaga dito sa lugar na to yung paglagay ng basura sa tamang lugar. Yung segregation talaga, sobrang important sa kanila. Kasi yun yung maganda sa place na to, talagang malinis sila. Wala kang makikitang basura, tapos kung meron man, pupulutin nila talaga. Kaya sana yung mga tao sa Manila, talagang matuto sila na, alam mo yun, mas maging malinis, maging aware na kung saan itatapon yung basura nila. Yay! We want to inspire other Filipinos to become good, to be successful also. Yung G-Diaries na project ng ABS-CBN para mapahiwatig na pwedeng maging successful yung mga iba-ibang bayan sa Pilipinas. Now what we want to do is show community transformation. Ang message na gusto natin sabihin sa G-Diaries is pwede pala, kaya natin. Do you have a big love idea? An idea that will transform communities through resource-based agroforestry, fisheries, ecotourism, and social enterprise? Then join the Quest for Love. The Quest for Love is open to all social enterprises, cooperatives, people's associations, foundation, NGOs, and other socially oriented organizations. Chosen organizations will receive financial and technical support, one-on-one guidance and mentoring from the country's top industry leaders, and access to government support plus an opportunity to pitch to social investors. The grant winners will each receive additional direct funding and technical assistance from partner government agencies. There is light at the end of every tunnel, and that light is love. Quest for Love. For more information, visit www.questforlove.ph. Welcome po dito sa Matnog Tourist Lounge Visitor Center. Ako po si Melody Hineblaso, isang secretary po ako ng aming grupo, ang ACCO. Nandito po kami upang mag-offer po sa mga turista ng kung gusto po nilang magbanlaw, naggaling sila sa Subic Beach. Kapamilya, welcome to Matnog! At dahil sobrang memorable talaga ng trip na to, syempre, kailangan meron kaming mga souvenirs. Ano-ano ba yan? Ito yung mga ano, yung mga souvenirs na yung mga guests namin na pwedeng gumawa ng souvenirs after nila mag-surf, yung parang DIY souvenirs. So, mga driftwood, yung mga galing lang talaga ng... Dito gaga, mismo. Dito, mga shells. Recycled, yung sila, no? Yung sila mismo yung gagawa. Kayo mismo yung mag-tipaint. Ayun na. Kayo mag-tipaint. Galing. Ayun na nga. Actually, dahil may souvenirs kayo dito, kami din gusto din sana namin mag-iwan sana ng souvenir. Okay. Magpepe. Namin. Gusto namin mag-iwan dito ng memory lang. Yeah, si Jomil, pwede turuan kayo mag-iwan. Yay! Okay. Jomil, paturo naman. Ayan, okay. Heart. I'm so honored to be selected because ang dami, I'm pretty sure sobrang daming gustong makasali sa ganitong klaseng experience, yung being part of a group na talagang isa lang yung vision, which is to show how beautiful and how nice and how much we can offer lahat ng mga beautiful places dito sa country natin and how much natin kailangan alagaan yung beauty na yun. Honestly, ang ganda-ganda talaga ng experience ko dito. Sabi ko nga kagabi, tsaka kanina iniisip ko talaga,
This is one of the best experiences of my life. Hindi ako nagbibiro. Ano yan, ma? Pusa! Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon medyo naghihirap pa rin yung bansa natin. When in all honesty, napakaganda. Ang dami talagang potential na ng country natin. Sobrang daming hindi pa na-discover na places like this one. Hindi pa siya sobrang matao, pero sobrang ganda talaga. Kakaiba yung experience ko dito. Yay! Pusa sa dagat. Grabe, natutuwa din talaga ako sa mga tao dito kasi nakikita mo talaga na family yung treatment nila sa isa't isa. And they have a dream talaga eh. That's what's important eh, na may vision ka, meron kang gustong mangyari. Tapos lahat sila nagtutulungan para maabot yun. Tinuro pa nila sa akin, ang tawag daw nila, bayanihan. Yun, ginagawa nilang lahat ng to for the love. Hindi lang para sa sarili nila, kasi para gumanda talaga yung place kung saan sila lumaki. Guys, masterpiece to. This is my masterpiece. It's called... Meow, 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 meow. Parang lahat ng gusto kong gawin na activities for her birthday na gawa namin, like, sobrang... It's a good getaway for her birthday. And happy ako, syempre, na itong mga moments na to, yung mga experiences na to, nasha-share ko talaga with him nung nag-river cruise kami, tapos... Tumigil lang kami sa gitna ng Sorsogon Bay. Tapos nakatingin lang kami sa clouds, inaantay namin yung sunset. Grabe, sobrang ganda. I don't know, it was super surreal na parang we were just secluded. And you can hear, parang naririnig namin yung thoughts namin. Yung peace na hindi mo mahanap where you live right now. And sometimes, kailangan natin sa life yun eh, yung peace and... serenity. Sa floating restaurant, nakita ko yung pagsisikap din ng mga tao doon. Hindi sila nagsa-start sa successful agad eh. Nakita ko na naghirap talaga sila nung una na maitayo yung restaurant na yun. Tapos, nangungutang pa sila sa mga tao para lang may maserve silang pagkain. And now, they've earned a lot because of their hard work. And ayan, na-enjoy na natin lahat yung roots of their labor. Sa career ko, naisip ko tuloy na mas lalo ko dapat pagsikapan kasi imagine sila, na-inspire nila ako. Why don't I do it? This is exactly what he would have wanted. Sa gaya ng kanta niya, ng Kaleidoscope World, na he all just, gusto lang niya ng unity and peace sa mga tao. And na-experience ko yun, na-witness ko yun dito mismo. It's very inspiring. Na sana... kung gaano ako na-inspire, ma-inspire rin yung mga nanood niya. Sorsogon is super beautiful and that's only one location out of the many beautiful islands here in the Philippines. Sorsogon was a smash and success din ang birthday bash ko. Happy birthday again, Kitty. Thank you, Meow Meow. Salamat, boys! Salamat! Guys, this has been Elmo! And Janella! And this is G-Diary! Yeah. See you, Sorsogon! Nag-enjoy pa kayo? Yeah? So what are we showing here? Ano nangyari kung nagmamahala ng tao at nagtutulung-tulungan isa? Ano nangyayari? Tingnan mo yung numbers. In 1 year, with an investment of 1.5 million, yung gubat has come up with 5.9, almost 3 times. Yung bahat ng dati, mahirap ang tao doon, maraming basura sa river. Nagtutulung-tulungan sila sa investment ng 770,000 pesos lang. Naka-4 times, naka-3.7 million sila. At para sa akin yung sugubat, yung mga foreigners na pumupunta dyan, taon-taon, minsan 3 months nag-stay doon at they're staying there, hindi lang sa surf, dito sa Pilipinas na feel nila yung pagmamahal. That's what we have, that's what we have. Ano ang sinasabi ng Buhatan River Cruise Komunidad? Anong sinasabi ng youth sa Lola Sayong Surf? Pwede pala, in a short span of time, pwede pala at kayang-kaya natin. Kayang-kaya natin. So,
Para mapatunayan na itong recipe na ito is the way that works, we invite you on May 13, Episode 4, Season 2, G-Diaries on the Pasig River. See you! Mga kapamilya, oh my God, I have such good news for you. Alam mo, after the G-Diaries episode on Lubok, my God, the municipality had the biggest tourist arrival in the history. In history, all time, the biggest tourist arrival. With a fee of only 20 pesos environmental fee, alam mo magkano kita nila? In that whole Holy Week, 200,000 pesos! 200,000 pesos! Ibig sabihin, 10,000 people went there during Holy Week. Ay, nako talaga. Sobrang magpapasalamat sa kay Gretchen and Boy Band for giving so much of their heart and wow, in the history, yeah? Lubok has a future and I want the kapamilya to know this is the center of marine biodiversity sa buong planeta. So go to Lubok and God love the Philippines. Maraming salamat, ha? Bisita kayo sa Lubok. We want to inspire other Filipinos to become good, to be successful also. Yung G-Diaries na project ng ABS-CBN para mapahiwatig na pwedeng maging successful yung mga iba-ibang bayan sa Pilipinas. Now what we want to do is show community transformation. Ang message na gusto natin sabihin sa G-Diaries is pwede pala, ah, kayang-kaya na. Do you have a big love idea? An idea that will transform communities through resource-based agroforestry, fisheries, ecotourism, and social enterprise? Then join the Quest for Love. The Quest for Love is open to all social enterprises, cooperatives, people's associations, foundation, NGOs, and other socially oriented organizations. Chosen organizations will receive financial and technical support, one-on-one guidance and mentoring from the country's top industry leaders, and access to government support plus an opportunity to pitch to social investors. The grant winners will each receive additional direct funding and technical assistance from partner government agencies. There is light at the end of every tunnel, and that light is love. Quest for Love. For more information, visit www.questforlove.ph.